Hey, what's up mga idol, it's your boy King Jan. Ang pag-uusapan nga po pala natin sa video na to ay tungkol sa huling 2 minuto na nangyari sa laban ng Los Angeles Lakers at Clippers. Pero syempre bago ang lahat, kung hindi ka pa nakakapag-subscribe sa channel ko, subscribe mo na yan para mas maging updated ka sa mga susunod pa nating videos. Mga idol, sa laban na to nanalo ang Los Angeles Lakers sa score na 103-101. Bali all to na po yung standing ng 2 koponan. Bago pala natin tuloy ang pag-usapan kung ano nga ba talaga yung nangyari sa laban na ito, pahapyawan muna natin dito yung mga naging stats ng mga players ng Los Angeles Lakers. Mga idol, sa laban na to, pinangunahan po ni Anthony Davis yung opensa ng Los Angeles Lakers matapos niya nga rito makagawa ng 34 points. Siyempre, idagdag mo na rin dyan yung nagawa niyang 4 assists at saka 8 rebounds. Samantalang, natapos naman ni Kuzma yung laban na to na may stats na 16 points, 7 rebounds, 2 assists at 1 block. Mga idol, nakakuha naman po si LeBron dito ng double-double na may stats na 16 points, 11 rebounds at saka isama mo na rin dyan yung nagawa niyang 7 assists, 1 steal at 2 blocks. Mga idol, sa laban na to, maganda rin yung ipinakita ng bagong player ng Los Angeles Lakers na si Dion Waiters dahil nga nakagawa siya rito ng 11 points, 3 rebounds, 2 assists at 1 steal. Para sa akin mga idol, base sa pinapakitang laro ni Philly Cheese, masasabi ko na sulit talaga yung pagkakakuha sa kanya ng Los Angeles Lakers dahil nga maganda talaga yung ipinapakita nitong laro at hindi lang yan, consistent pati siya. At saka mga idol, yung isa pang nagustuhan ko dito bukod sa opensa, maganda rin siya pagdating sa depensa. Samantalang si Alex Caruso naman ay nakagawa rin ng 7 points, 4 rebounds, 2 assists at 1 steal. Tapos si JaVale McGee naman na may stats na 6 points, 7 rebounds at 2 steals. So ayan mga idol, nasabi ko na sa inyo ngayon kung sino yung mga gumawa sa laban na to para manalo sila laban sa koponan ng Clippers. Ngayon naman pag-usapan na natin yung magandang ipinakitang laro ni LeBron. Mga idol, alam ko marami ang nakapansin na hindi ganun kaganda yung ipinakita ni LeBron pagdating sa opensa dahil nga natapos lang niya yung laro na to na nakagawa siya ng 16 points. Pero sa tingin ko kung nanood ka talaga sa laban at nakita mo yung ginawa ni LeBron sa huling 2 minuto, alam ko masasabi mo na siya rin yung naging dahilan kung bakit nga ba nanalo ang Los Angeles Lakers laban sa Clippers. Tara mga idol, samahan niyo ako at pag-usapan na natin yung magandang depensa na ipinakita ni LeBron laban sa Clippers. Sa unang clip, ang binabantayan dito ni LeBron ay ang superstar ng Los Angeles Clippers na si Kawhi Leonard. Bali yung first move na gagawin dito ni Kawhi Leonard, tatawagin niya itong si Green para pumunta sa left wing. Pero imbis na pumunta na siya sa tinuturo ni Kawhi, nagset pa siya dito ng screen kaya naman ang ginawa dito ni Kawhi Leonard, pinaalis niya ito para pumunta na nga mismo sa left wing. Mga idol, sa tingin ko, kaya niya dito pinaalis yung kasama niya, susubukan niya sa 1v1 itong si LeBron. So ayan, matapos makuha ni Kawhi Leonard yung gusto niya, gumagawa na siya dito ng paraan para iwanan yung depensa ni LeBron. Pero syempre, alam na rin ni LeBron dito yung gustong palabasin ni Kawhi Leonard, kaya naman tinanggap niya ihamon at pinagbuti nga nito'y pagbabantay kay Kawhi Leonard. Mga idol, kung mapapansin nyo, meron na lang si Kawhi Leonard ditong 1.5 seconds para makatira at naisipan niya nga gumamit dito ng fadeaway jumper pero dahil nasabayan nga siya ni LeBron, hindi pumasok yung tira niya. Mga idol, yung susunod na ipapakita ko sa inyo, ito yung nangyari sa last 2 minutes ng laban ng Los Angeles Lakers at Clippers. Mga idol, sa last 2 minutes and 14 seconds ng laban na to, lamang ang Los Angeles Lakers ng 6, pero dahil sa magandang opensa ni Paul George, naibaba nila ito sa 1. Mga idol, ito pala yung naging lineup ng Los Angeles Lakers sa huling minuto ng laban na ito, si LeBron James, Anthony Davis, Alex Caruso, Danny Green at saka si Kuzma. Mga idol, kung mapapansin nyo po, bukod kay Alex Caruso, nasa labas yung 4 na players ng Los Angeles Lakers. Kung nagtataka kayo kung bakit ganito yung formation ng mga players ng Los Angeles Lakers, aatake kasi sa play na to si LeBron. At kung sakaling matrap nga si LeBron sa gitna, pwede siya gumamit ng kick-out pass para ibigay yung bola sa mga kasamahan niya na nakapwesto sa 3-point line. Mga idol, matapos dito ni LeBron gumamit ng onting hesitation, umatake na siya. Pero sinalubong kaagad siya dito ni Reggie Jackson at dahil dyan napilitan si LeBron na kuhain agad yung bola. At dahil sa ginawa niya ni LeBron, nakapasok na siya dito kaagad sa loob ng paint. Mga idol, kung mapapansin nyo, hindi ganun kalakihan at kalakasan sa depensa yung mga humarang sa kanya. Kaya naman, hindi nila dito nagawang pigilan yung ginawang pag-atake ni LeBron. Sa last 1 minute and 11 seconds, si Kawhi naman yung nagpapaikot dito ng bola para sa koponan ng Clippers, tapos si LeBron naman yung nagbabantay sa kanya.
Mga idol, sa play na to, gumamit ng Los Angeles Lakers ng 3-2 zone defense para pigilan yung gagawing opensa ng Los Angeles Clippers. Kaya nga pala gumamit dito ng 3-2 zone defense ang Los Angeles Lakers para mahirapan yung kalaban nila na tumira ng mid-range at saka long-range shot. Alam naman nating lahat na si Kawhi Leonard ay isa sa mga pinakamatinik na tumitira ng mid-range jumper. Siyempre ganun na rin yung mga kasamahan niya na sure ball pagdating sa 3 points. Dahil sa magandang defense na ipinapakita dito ni LeBron, makikita natin dyan na tumitingin si Kawhi Leonard sa mga kasamahan niya at naghahanap nga ito na mapapasahan. Ang gusto sana dito pasahan ni Kawhi Leonard ay si Paul George, pero dahil nakabantay rin dito si Danny Green, napilitan si Kawhi na ipasa yung bola dito kay Shamet. Matapos naman dito ni Shamet makuha yung bola, aatake na sana siya, pero dahil nakita niya na sasalubungin siya ni Kuzma, napilitan siya na ibigay yung bola kay Reggie Jackson. Pero dahil hindi niya nga rito napansin na nasa likuran niya lang pala si Alex Caruso, nagawa rito ni Alex Caruso maagaw yung bola. Mga idol, isa na rin to sa dahilan kung bakit nanalo ang Lakers sa laban na ito. Salamat sa magandang depensa ni Alex Caruso. Mga idol, sa last 36.3 seconds po, inabangan na kaagad dito ni LeBron sa kabilang court itong si Kawhi Leonard para tauhin nga ito at hindi na makapagpaikot pa ng bola. At dahil sa ginawa na yan ni LeBron, pinasa na lang ni Kawhi Leonard yung bola dito kay Paul George para ito na yung gumawa ng opensa para sa team nila. Mga idol, kung mapapansin nyo dito, nakatingin pa si LeBron kay Paul George para ang gusto niya pa itong habulin. Pero dahil titira na nga ito, pumunta na lang siya sa loob ng paint para kumuha sana ng rebound. Mga idol, dahil sa 3-point shot na nagawa ni Paul George, nagkaroon sila dito ng pagkakataon para maitabla yung laban sa score na 101. Pero meron pa namang 18.7 seconds yung Los Angeles Lakers dito para makuha yung kalamangan laban sa Clippers. At si LeBron na nga mismo yung gumawa dito ng paraan para makalamang sila. Mga idol, dahil sa ginawa ni Danny Green, nagkaroon dito si LeBron ng pagkakataon para makasalaksak. Kaso nga lang, sinalubong kaagad siya dito ni Paul George at Kawhi Leonard. At dahil dyan mga idol, napilitan si LeBron tumira kahit na maganda'y depensa ng kalaban. Mga idol, matapos dito sumablay ng tira ni LeBron, makikita natin dyan na 5 sa mga players ng Los Angeles Clippers ay nasa loob ng paint para kumuha ng rebound. Pero ang pinagtataka ko lang, bakit si LeBron pa ang nakakuha ng rebound? Tapos nagawa pa nitong ma-follow up yung sarili niyang tira. Grabe talaga itong si LeBron mga idol, dahil nga pala sa ginawa niya na yan, nakuha nila dito yung kalamangan sa score na 103-101. Pero hindi pa naman po dyan nagtatapos yung laban, dahil meron pa ditong 12.1 seconds yung kalaban para makatira. Mga idol, katulad ng kanina, si Leonard po ulit dito yung magpapaikot ng bola para sa Clippers, tapos si LeBron ulit yung nagbabantay sa kanya. Dito naman, habang nagdi-dribble itong si Kawhi Leonard, makikita natin dyan na nakapwesto na kaagad yung mga kasamahan niya sa 3-point line. Mga idol, matapos po dito gumamit ni Kawhi Leonard ng hesitation, aatake na siya. Pero imbis na dumiretso siya sa loob ng paint, gumamit po siya dito ng step back para tirahan sana itong si LeBron. Pero dahil maganda nga yung depensa ni LeBron sa kanya, napilitan na lang si Leonard na ipasa yung bola dito kay Paul George. Mga idol, matapos mapansin ni LeBron na kay Paul George na po yung bola, nilapitan niya kaagad dito dahil nga alam niya na may iwanan ito si KCP dahil nakaharang sa kanila si Kawhi Leonard. At dahil napunta na nga yung bola dito kay Paul George, todo depensa na naman dito si LeBron. Mga idol, kung mapapansin nyo dyan, meron na lang si Paul George 1.9 seconds para makatira. Pero dahil sa magandang depensa ni LeBron, hindi rito pumasok yung tira ni Paul George. At natapos nga yung laro na to sa score na 103-101, Lakers po ang nanalo. Para naman sa mga tao magsasabi na bakit nakapunto si Kawhi Leonard ng 28 points sa laban na to, gusto ko lang po sa inyo sabihin na hindi naman po kasi sa buong game si LeBron yung nagbabantay sa kanya. Ang gusto ko lang naman kasi iparating kaya ako ginawa yung video na to, kahit po tumatanda na si LeBron ay meron pa rin siyang depensa. Kaso nga lang mga idol, napapansin ko lang na limitado na lang talaga kapag ka gusto niya lang dumipensa o kaya kailangan ng team niya, doon niya lang ipinapakita kung ano pa yung kaya niyang gawin. Kayo po mga idol, kung kayo ang tatanungin, ano sa tingin nyo? Solid pa rin ba yung depensa ni LeBron ngayong season? Magkomento lang kayo sa ibaba para malaman ko rin kung ano yung opinion nyo. So paano ba yan mga idol, hanggang dito na lang tong video na to. Pero syempre, tulad ng dati, bago ko tuloy ang tapusin yung video na to, gusto ko lang i-shoutout yung mga sumusunod. Shoutout kay Renz Lumpid, Kavro TV from Palawan, Ted Navidad Pradike, Rusty Nail, Prince Santillian, Caron Del Vlogs, Lester Tumada, Kyle Bangit, Smida Shield, Birds TV, Zandre Gamboa, Andrew Marvela, Brian Aspera, Ian Magallanes Aurelio, Volta Buhara, Giancarlo, Rodil Paler, Ronald Ditan, Michael J. De La Serna, at saka kay John Alfred Peralta.
Para po sa mga hindi pa nasama sa shoutout, maghintay lang po kayo ng tamang panahon. Maraming maraming salamat talaga sa suporta nyo mga idol. It's your boy King Jan. I'm out.